pagpapala po at ang kapayapaan ng Panginoon ang sumatin. Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo. According po kay Robert Kiyosaki, na kung gusto po nating maging successful sa ating mga buhay, kailangan ang ina-acquire po natin ay asset at hindi ang liability. Ano po bang ibig sabihin ng asset? Ang asset po ay anything that will put money in our pocket at ang liability naman ay anything that will put out money from our pocket. Sa buhay po natin, ano po ba ang ina-acquire natin? Asset po ba or liability? Kailangan po nating i-assess kung gusto po nating umahon po tayo sa ating mga kahirapan. Kahit po sa maliit na paraan, ay magkaroon po tayo ng asset na maglalagay po ng pera sa ating mga bulsa at ang ating pong multiplier ay ang time na ang lahat po sa atin ay binigyan ng 24 hours a day. Kaya ngayon pong araw, akin pong i-discuss ang mga investment vehicle na pwede po nating lagyan ng ating mga savings. At nagpapaalala rin po ako sa inyo na kailangan magkaroon po kayo ng personal research sa mga investment vehicle dahil wag po tayong pumasok sa isang bagay na hindi po natin alam. Ayon nga po sa Kawikaan 4:7, ang karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat mong kukunin, kunin mo ang karunungan at kunin mo ang unawa. Ayon po yun sa Biblia, kaya dapat po maging marunong po tayo na bago po tayo pumasok sa isang bagay ay alamin po muna natin. Madali na po nating malalaman dahil ngayon po ay information age na at ang lahat ng information po ay nasa bawat dako na madali na po siyang ma-research sa Google. At sisimulan ko po ang investment vehicle na aking ginagamit practically sa aking mga savings. Ano po ba ang mas madali, yung maglakad po ba tayo o sumakay? Kaya nga po sinabing investment vehicle para po tayo ay mas mapabilis sa ating mga pagpapalago sa ating mga savings. Ang una po ay ang dapat po ang principal ay safe. Kaya unahin ko na pong sabihin ang pag-ibig. Sasabihin ko po sa inyo ang mga benefits ng pag-ibig. Una po, yung pag-ibig MP1 po, 200 per month po siya at 200 per month at pwede nyo pong ang maturity period po ay 10 years, 15 years, 20 years na pwede nyo pong kuhanin ang inyong pera. Pero I suggest na wag nyo pong gawin dahil sa mga panahong yon doon pa lang po siya lumalago ang dividendo na natatanggap po natin. At meron din po siyang MP2. Ang pag-ibig ay meron din pong MP2. Modified pag-ibig 2. Kaya ito naman po ay 500 po ang minimum at ang monthly po ay pwede po kayong magdagdag ng sobra sa 500 yung kaya nyo pong amount na dapat nyong ilagay. Sa akin pong impormasyon na ngayon pong 2020 ay kumita po ang pag-ibig ng 6.12% kahit na po may pandemic. Kaya po yung mga miyembro po na merong pera sa pag-ibig ay kumita po ng 6.12% na dividendo na ilagay po ito sa kanilang mga savings at naidagdag po sa kanilang principal. Kaya po, ang tawag po doon, nagkakaroon po ito ng tubo. Kaya, pwede na pong gawin ito sa ang pag-ibig. Ang paglalagay po ng pera sa pag-ibig, ay pwede na rin pong gawing online. Madaling-madali lang po siya. Kung kayo po ay OFW na katulad ko, ginagawa ko lang po ito through online. Gumagamit po ako ng mga application para makapaghulog po dito. Kung gusto nyo pong malaman kung paano, i-comment nyo lang po niya sa comment section para po magkaroon po ako ng bukod na video kung paano ko po ginagawa ang pag-i-invest sa pag-ibig MP1 at MP2 gamit ang online platform. Ano-ano pa po ba ang ibang benefits ng kapag miyembro ka po ng pag-ibig? Una po, ang favorite ko po sa lahat, ang pag-ibig po ay tax-free. Ibig sabihin,
kung ano po yung inihulog mo doon, makukuha mo po iyon ng buo, kasama po ang tubo. Wala po siyang tax. At marami pa po itong benepisyo, katulad po ng pwede ka pong mag-loan dito ng calamity loan, salary loan, at maliit lang po ang tubo na kinakaltas ng PAGIBIG. Marami pa pong benefits ang PAGIBIG. Kung gusto nyo pong magkaroon ako ng bukod na video tungkol sa PAGIBIG, i-comment nyo lang po dyan at magbibideo po ako ng tungkol po sa mga benefits ng PAGIBIG. At marami pa po akong investment vehicle na pwedeng sabihin, pero masyado na pong hahaba ang aking video. Sa susunod na lamang po, pwede ko pong sabihin ang mga ibang investment vehicle. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. Kung nakatulong po ako sa inyo, please don't forget to like and subscribe sa aking channel. Ako nga po pala si Amor Quintos. Isa po akong OFW dito sa Hong Kong at nais po ng puso ko na mag-share ng mga karunungan at kaalaman kung paano po tayo makakaahon sa kahirapan galing po sa mga librong binasa ko from successful people. I believe that every man in the world possess a seed to success. Kailangan lang po nating i-water at i-nourish ito and it will bloom in time. Tara na po, samahan niyo po ako sa aking journey and let us all be successful. Ano man po ang iyong kalagayan sa buhay, nag-aral ka man o hindi, there is always hope. Until next time po, God willing! Bye-bye!